humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na ito pa niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, diba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Pili ang ating programa kasi, no? Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako dyan. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong panahon nga ng pandemya, nauuso itong tinatawag nating virgin coconut oil. Sabi nila marami itong gamit at marami itong health benefits. Kaya samahan niyo ako na pag-usapan ang virgin coconut oil, saan ba ito nanggagaling, ano ang gamit ito, at paano ito nakakatulong sa ating mga kababayan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po tayo sa Agree Ako Dyan. Ngayong araw may makakasama tayo na magtuturo sa atin kung paano ba pinoproseso at ano ba ang gamit sa virgin coconut oil. Ngayong araw kasama po natin, Sir Ryan Jefferson Ang ng Cocopo Virgin Coconut Oil. Hello, sir! Good morning po! Hello po! Hello! Sir, Cocopo Virgin Coconut Oil. Saan ba galing yung pangalan na Cocopo? Actually, na-come up po yan sa brother-in-law ko na si Lloyd na ano po, na gagamitin yung family name nila as since yung nag-pioneer naman ng business namin ay yung father-in-law ko, si Antipo Jr. Yun. Kaya naging Coco po yung company name namin. Yun po. Opo. Sir, pag-uusapan natin ngayon ay virgin coconut oil. Ito po bang virgin coconut oil at coconut oil ay magkapareho o may malaking pagkakaiba? Yung virgin coconut oil po ay cold process. Unrefined siya, unbleached, and undeodorized. Samantala yung coconut oil po ay refined, bleached, and deodorized. Meaning to say, meron siyang mga chemicals na nahalo na to come up oil. Kaya nakita niyo yung texture niya, iba yung texture ng coconut oil tsaka sa virgin coconut oil. Yung coconut oil po ay medyo yellowish kasi nga dumaan na heat. While yung virgin coconut oil naman po ay clear as water dahil po yung process po niya ay iba. Cold process po. Cold process. Sir, yes. Sabi mo dito, cold process, pwede ba itong gawin homemade o kailangan natin ng mga machines para dito? Actually, pwede din siya magawa sa bahay in a small scale. Yung own condition, pwede naman po. You can research that in YouTube kung paano gagawin. Pero yung ano naman, yung expiration niya ay mas madali since yung machine kasi meron siyang category na machine na kaya namin natanggalin yung other sediments na it will prolong the life of the product which is the virgin coconut oil. Yun po. Sir, sige nga po, ituan nyo nga po kami. Paano po ba pinaproseso ng coco po ang inyong virgin coconut oil? Yes. We buy our raw materials from our coconut farmers in Quezon province and then we select the matured coconut. Hindi pwede yung tawag namin dito po ay mga alanganin, yung mga sariwa kasi po less yung oil niya. So yung recovery namin, meron kaming certain recovery na yung standard po namin, yun po. Yung standard po namin ng recovery per kilo po ay 10%. Minsan, mababa naman, tolerable naman siya. Oo. Kaya, medyo mas mataas din yung price namin kasi nga selected siya eh. Pinipili talaga namin yung matured. Matured talaga. Oo, pili. Tapos po ay, yun nga, pagdating sa pabrika po namin ay
kinakrack namin, tinatanggal po namin yung, kasi pag deliver nila, hindi, wala, dehas na siya eh. Wala na yung bunot. Tanggal na. Yung pinakabao na lang talaga. Yes po. Yun. Tsaka, tinatanggal namin using our cracker machine, yung coconut shell, and then meron po kaming chopper na sinachop automatically yung mga ano into small pieces, and then we wash it, and then the next step naman po ay yung gine-grate namin, tinatawag namin yun ay grinding machine, yung sa market naman nakikita natin yung ginaganyan, di ba, yung o sa amin iba, meron good code yun po. Yung sa amin naman na iba yung technology din namin, nuhulog lang namin sa isang ano grating tin. Pagdating sa baba po ay parang ano na siya, find na siya na cut. Then next step naman po ay extraction. Meron kaming juicer machine, tawag namin doon. Iba naman po sa sinauna, dati jackhammer, jack press yung gamit nila. Sabi, ano din yon, pag jack press yung gamit, ma'am, maliit lang yung recovery ng coconut milk. Meron maraming naiiwan na coconut milk doon sa loob ng... Pagka jack press pala, hindi pala siya pigang-piga. Akala ko pagka jack po. Press, ipigang-piga. Hindi po. Marami pang naiiwan po sa ano. Kasi sa juicer po namin, meron din kaming quality control na pagkatapos ng piga ay hinahawakan namin yung sapal na yung tawag namin doon. Tapos pag medyo mabasa, ibig sabihin adjust muna yung machine. Ibabalik naman yung yung coconut meat doon sa loob ng extraction. Until na parang ano na siya, parang we don't feel na basa na. Yun. And then yung pag-juice naman po namin, yung coconut milk na, dadaan na naman siya sa discentrifuge. Yun naman po ay yung naghihiwalay. Sinaseparate niya yung coconut milk tsaka yung virgin coconut oil na po. Okay. Sir, sa inyo, mabilis na lang kasi machine eh, no? Sa isang, ilang oras ang kailangan para makabuo ka ng isang bote ng virgin coconut oil? Sa aming, ano ma'am, mga... Siguro mga 10 to 15 minutes, 1 liter. Oh, bilis na ang production nyo. Sa isang araw po, dan ang napoproduce yung virgin coconut oil bottles? Yung normal processing po namin, ma'am, like last week and this week, 3,000 kilos of coconut, we can produce around 300 kilos, more or less 300 kilos of coconut, virgin coconut oil. Sa isang araw? Yes po. Grabe, ang bilis ng process. Yes, pag full operation naman po kami, ma'am, halimbawa may kinakatch up po kami ng orders, kaya namin 5,000 to 6,000 kilos of coconut, 10% niyan, mga 500 to 600 kilos. Nasubukan na din po namin yung isang araw. Wow. Full blast. Sa isang bote po ba ng virgin coconut oil, ilan ang kailangan ng coconut? Pag maganda po ang quality ng coconut, ma'am, kaya po siya sa 12 pieces of coconut. Oh. Pag medyo o pag hindi maganda yung coconut ay aabutin kayo to 15 to 20 coconut. Yes po. Kaya ingat kami sa ano din namin pag pili ng coconut kasi nga doon namin makukuha yung 10% na ano po na recovery. Opo. Sir, sabi mo kasi kanina, puro machine na kayo. Ilan po ang tao niyo sa factory po? Sa ngayon po, mga 10 workers po. 10 workers, tapos kaya niyong gumawa ng ganong kadami sa isang araw. And quality control-wise is mas maganda kasi
machines oo. Eh. Oo. Totoo po. Mas lalong gumandan yung quality since yung separation, yung important doon ma'am ay yung separation ng coconut milk. Kasi yung coconut milk, after 2 hours, pag hindi mo pa ma-separate yung coconut oil doon sa loob ng coconut milk, ay magiging rancid na siya. Kasi acidic yung coconut milk eh. Yun. Kaya ang within 30 minutes, natanggal na namin yung coconut oil, yung virgin coconut oil sa coconut milk. Bago siya magiging manta. Opo. Sir, paano yung pinipili yung magandang quality ng niyog o ng coconut? Oo. Kailangan din po ng experience yung mga workers din namin. Minsan sumasala naman din sila kasi yung mga bago pa, pero yung mga veteran namin na marunong magpili, alam na talaga nila yun. Kasi di ba ma'am, yung coconut meron siyang 3 mata. Oo. Yung mata nun ay pag itim, yun ay isang sign na yun ay talaga tuyo, tawag naman din tuyo or mature. Oo. Pero minsan may ibang mga coconut farmers na pinatuyo nila sa bodega, yun ang tawag nila eh. Pinapatuyo lang nila sa bodega, iitim din yung mata. Pero pag malaman namin yan, kasi yung katawan mismo or yung coconut shell mismo ay medyo hindi dark brown, light brown siya. So ibig sabihin yun, pinatuyo lang sa bodega, meaning to say, yan, sariwa o alangan. Mm-hmm. So, bali sir, bago i-deliver sa inyo, pinapapicturan niyo ba o pinupuntahan niyo mismo itong mga part? Hindi po. Alam naman ng mga namin, since ilang years na din sila nag-deliver sa amin, alam nila na pag may mahalo na ganyan, ibabalik po namin. Kaya ayaw din nila. Hassle, sir. Kasi ibabalik nyo, halimbawa, napag-usapan natin eh, before, na ang inyong mga coconut ay hindi lang naman sa Lucena area, di ba, nagagaling. Meron ka na sa ibang lugar na mas malalayo. Paano kung doon nanggaling, ibabalik ko pa rin? Yung mga bagong namin, supplier ay binibriefing muna namin sila. Ito po sir ha, na pag ito yung requirement namin na quality ng coconut, pag hindi, pag mayroong mahalo ay babalik po namin. Sinasabi po sila in advance para ma-prevent yun, magdala sila ng hindi sa ngayon. Hindi naman ng quality. Yes po. Opo. Pero sir, may nangyari na ba na gano'n? Na incident na nagbalik talaga kayo ng mga coconut? Maraming beses po, ma'am. Hindi marami, mga siguro sa 3,500 kilos yung sasauli lang, mga 200 kilos, ganun lang po. Meron po talagang nahahalo. Tapos sir, sagot mo shipping? Hindi po. Sa kanila na. Sa kanila din yung truck, ma'am eh. So iniisip ko ganito, same day ang pag-check niyo dun sa quality ng coconut. Para pag gabi na din. Okay, nagets ko na. Oo. Po. Iniisip ko parang ang hassle eh, pero tama. Opo. Yes. Sir, yung inyong virgin coconut oil, dahil sabi niyo machinery na ginagamit natin at quality naman talaga ang mga coconut na pinipili natin. Gaano katagal ang buhay nito? As required by FDA po, ma'am, ay 2 years ang expiration. Pero nakita ko naman na even 3 years, hindi pa nasisira yung virgin coconut oil. Oo. Basta you need to store it in a cool, dry place. Ganun. Tsaka hindi siya nababasa ng tubig. Ganun po. Tsaka minsan hindi natin maiwasan, cold weather, titigas, mag-solidify yung coconut. Oo. Okay lang po yun. Sir, meron iba gumagamit ng virgin coconut oil. Nilalagay nila sa rare. Oo. Para daw, mas tumagal yung buhay. Yung sabi nila. Di ba kasi usually oil, pagka oil, magbubuo siya. Yes. Nagiging meron lang epekto yun sa
quality ng virgin coconut oil pagka nagbuo-buo na siya. At tapos bigla, syempre pagka nilabas mo, doon pa lang siya ulit malulusaw dahil magpapalit ng temperature. Magkakaroon ba 'yun ng epekto doon sa quality ng ating virgin coconut oil? No effect, ma'am. No effect. Hindi, yes, hindi na ma-affected yung quality. Kasi yan naman talaga yung properties ng coconut na once you place it in a cold area, yes, solidify siya. Oo. Opo. Yes. Sir, sa ito, virgin coconut oil, puro lang ba ito o may hinahalo ba tayo? 100%. Wala kaming hinahalo talaga na any kind of chemicals po, ma'am. Ano talaga siya? All natural po. No preservatives po. Oh. Sir, kanina nabanggit niyo din sa akin, may tinatanggal kayong mga sediments. Bakit po natin tinatanggal ko? Para sa answer. Hindi din maiiwasan, ma'am, na may sediments din yung virgin coconut oil kasi po galing siya sa coconut milk, di ba po? Kasi yes, yung component din ng coconut milk, meron siyang whey, tawag namin doon ay whey protein, tsaka yung coconut cream. Yun kasing dalawang yun ay hinihiwalay namin para makuha namin yung virgin coconut oil. Yes po. Tapos, minsan hindi maiiwasan na pagkatanggal ng coconut milk tsaka yung coconut cream, mayroon pa din maiiwan na konti yung ano sa virgin coconut oil. Kaya paglabas, medyo ano siya, cloudy. Kaya pinapadaan sa clarifying machine to get rid of the remaining ano po, coconut cream. Nandun pa. Tinatanggal po natin talaga yan. Mm-hmm. To prolong the life of the virgin coconut oil din. Virgin coconut oil. Oh. Opo. Hindi siya maging rancid po. Yes. Sir, nakikita ko clear na clear ang mga virgin coconut oil din. Parang tubig. No? Yes po. Crystal clear siya. Sir, may tanong ako. Kasi, di ba, napag-usapan natin kanina din, dinifferentiate natin ang coconut oil sa virgin coconut oil. Ano po ang pagkakaiba naman ng virgin coconut oil sa coconut oil pagdating sa health benefits po? Health benefit wise, ma'am, mas marami kang makukuha sa benefits sa virgin coconut oil kasi hindi siya pinadaan sa heat eh. Yung mga other ano niya doon, mga nutrition ay nandun pa, hindi pa na nawawala. Kasi i-compare mo sa coconut oil, yellowish na siya, tsaka iba na din yung lasa niya. So, ibig sabihin, meron siyang difference talaga, huge difference. Kaya, medyo mahal ang price ng virgin coconut oil compared sa coconut oil. Oo, kasi, ni-refine mo na, ni-bleach mo na, tapos, nilagyan mo pa ng ano, deodorize para mawala yung yung amoy. Kasi isipin mo, ma'am, yung coconut oil ay galing sa copra. Yes. Diba? Ang dumi-dumi niyan eh, 'di ba po? Kasi pinapa-sun-dried pa nila 'yon. Kaya yung process niya ay ano talaga, maraming process na tatanggalin yung mga bakterya doon. 'Yon. Mm. Kaya whereas yung virgin coconut oil ay from fresh coconut to virgin coconut oil directly. So, you will really reap the benefit of the virgin coconut oil more than the coconut oil po. Opo. Saka parang talaga yung mga tawag dito, vitamins, yung mga nutrients is naiwan dun sa virgin coconut oil. Yes po. Hindi siya tumabog katulad dun sa coconut oil na sobrang dami ng proseso din ang pinagdaanan. Tama? Yes. Opo. Sir, nasubukan niyo na ba ipagluto or panluto itong virgin coconut oil natin? May pagkakaiba ba dun sa coconut oil lang? Or palm oil? Yan. Yung coconut oil, ma'am, is for cooking talaga. Ginawa yun for cooking. Whereas yung coconut virgin coconut oil, pwede naman siya for cooking,
Pero minsan kasi yung iba hindi makatolerate sa amoy kasi meron talaga siyang coconut smell. Kasi ano siya eh, hindi siya na deodorized eh. Undeodorized siya eh. Meron siyang smell din na coconutty pag ginawa, ginamit mo sa pangluto or pamprito. At saka, ano po siya ma'am, mausok. Mausok yung virgin coconut oil. Oo. Pero pag may budget po kayo ma'am, pwede din po gamitin for cooking. Kasi meron akong mga kilala na medyo may mga budget din. Yun ang ginagamit nila for cooking, yung virgin coconut oil. Virgin coconut oil. Yeah. Opo. Pero recommended mo ba, sir? Pag may budget po ma'am, recommended. Kasi medyo mahal din, tama ba? Yes. Mahal po ma'am. Opo. Sir, break muna tayo, pero sa ating pagkabalik, pag-usapan naman natin yung usage po yung ng ating virgin coconut oil, saan ba itong maganda at paano ito ginagamit. Yan, abangan niyo po yan sa aking pagkabalik. Ito po ang agriya ko sa dyan. Babalik po ang agriya ko dyan. So, Sir Ryan, ang tatanong ko po sa inyo ay itong usage ng ating virgin coconut oil. Saka tuloy-tuloy pa rin po usapan natin tungkol sa health benefits. Nalaman ko po na itong coconut oil, virgin coconut oil natin ay mayaman sa fatty acid. Maganda po ba ito sa kalusugan natin, sir, yung fatty acid na tinatawag? Yes po ma'am. Yung fatty acids naman po ng virgin coconut oil, tinatawag nila yun as good cholesterol. May term sila doon tinatawag na HDL. Ibig sabihin high density lipoproteins or good cholesterol siya. So hindi siya masama sa katawan. Though yung fatty acid po ay ano siya, saturated fats siya. Pero itong fats na to ma'am ay different effect siya sa body compared sa other fats na katulad ng butter. So iba yung effect niya sa katawan. Kasi the more you have good cholesterol in your body, the more yung bad cholesterol sa katawan mo ay ano na minimize niya. Ganun po yung... So parang naglalaban pala sila, no? Oo. Good cholesterol. So good for the heart din ba itong virgin coconut oil natin? Sa studies naman po, ma'am, ay good for the heart yung virgin coconut oil. Binansagan na po kasi yung virgin coconut oil as superfood. Dahil super na po, yes, superfood na siya ngayon. Binansagan siya, yun ang ano niya, tinag na siya as superfood. Gawa ng andaming health benefits na kukuha sa virgin coconut oil. Opo. Sir, napalita, ayun po, nakakatulong din daw ito sa pag-dijeta. Ayan, yan yung mga gusto mo dinig ng ating mga kasamahan. Gusto nila mag-diet eh. Since ma'am na when you take 2 to 3 tablespoons a day sa virgin coconut oil, so it will reduce your hunger. Meron siyang properties na it will reduce your hunger. So ibig sabihin, pag hindi ka na ginugutom, ay papayat ka talaga. Opo. So, ibig sabihin, yung gutom mo ay parang naaruhan na itong virgin coconut oil dahil piling mabusog ka. Yes. Parang i-lessen niya yung hunger mo na urge to eat more. Ganun po. Opo. Sabi ko nga po sa inyo nung kanina nag-uusap tayo, medyo familiar ako sa virgin coconut oil kasi yung lolo ko, mahilig po talagang bumili yan ng virgin coconut oil nung bata ako. At isa sa mga ginagawa ng lolo ko, nilalagay niya po sa kape. Yan po ay pwede. Ano bang benefit nun or baka pag hindi mo kaya siyang inumin ng diretso, ihalo na lang sa kape? Ganun ba? Actually, tama po kayo dyan, Ma'am Amy. Since yung ibang tao talaga, hindi sila makatolerate na direct intake sa virgin coconut oil kasi nga, ano siya, oily. Minsan, nasusuka yung iba, hindi kaya talaga lulunokin. Yung ginagawa po sa iba, hinahalo nila sa foods,
katulad ng salads, yun, or yun nga, sa coffee, sa mga tea nila po, sa mga drinks nila, pwede sa mga juices, just to, ano lang, to take the virgin coconut oil. Oo, oh, ganun. Pero sir, hindi naman kukulo yung chan natin dyan. Ay, hindi naman po, ma'am. Oo. Oo, hindi okay naman po. Okay siya. So, parang iniisip ko good for digestion din, no? Parang nililinis na tubig ko ka mo eh. Kasi madulas ang ano, ang virgin coconut oil eh. So, naisip niyo yun, ma'am, para siyang, di ba, alam natin na yung virgin coconut oil po ay may antibacterial, di ba po? Mm-hmm. Dadaan po yan sa intestine mo, sa colon mo. So, ibig sabihin, if ever may problem yung intestine mo or colon mo, ay pinapatay niya or hinihil niya yung mga sugat dun sa loob. Yun ang ang virgin coconut oil. Yes po. Opo. Kaya rin siguro sir, sabi mo may antibacterial siya. Kaya rin ngayon na merong COVID tayo na tinatawag na mga COVID cases, eh nirecommend po ang pag-take ng virgin coconut oil sa ating mga kababayan. Sabi nila yes, mas mabilis daw ang recovery pagka nag-take ng virgin coconut oil. Ika nga, may kasabihan sila, prevention is better than cure. Cure, diba? Yes. Po, it's better po na while hindi pa tayo, God forbid lang na magka-COVID tayo, sana po ay gabayan po tayo ni Lord na hindi tayo magka-COVID, na it's better na we will use virgin coconut oil or we take virgin coconut oil every day para may ano tayo, laban tayo sa COVID. Kasi nga, sabi nga ng DOST na yung VCO was proven effective among suspect and probable cases of COVID-19. So, ibig sabihin po ay na-proven na po siya na maka-help talaga na maka-recover yung patient, fast recovery of patients from day 2 and day 14. Yun po. Opo. Saka, pinapromote na rin po ng ating gobyerno itong virgin coconut. Opo. So, kaya iniisip ko, parang maganda na ang inyong itaan dito. May tumataas ang demand, tama ba? Sana ma'am, meron sana ngayon, pero tumaas din yung price ng coconut ngayon. Naging times 2. Gawa ng may dumaan na bagyo nga dito sa Quezon, naalala niyo last year po, yung anong bagyo. Kaya naubos din yung niyog dito sa bandang Bicol region. Yun, hindi masyado maraming supply ngayon ng niyog kaya tumaas yung niyog. Naging times 2 yung price ng coconut. Opo. So sir, yan ba ano, naging dahilan ng medyo limit sa ating production? At nung last month po ma'am ay medyo hirap talaga ako nag source out ng niyog kasi lahat ng mga supply namin wala silang makuha. Oo. Meron talagang last month po. Ngayon po nakikita ko ay may ano naman po, nakikita ko naman na dumadami na yung supply ng niyog. Oo, ngayon. Sa ngayon na month na to. Kasi sir, naisip ko, no, yung niyog natin, hindi naman siya nakaka-recover ng 2 buwan, 4 buwan, after na tamaan ng sakit o tamaan nga na itong mga bagyo. Taon, yes, bago po pa-recover itong ating mga niyog. Totoo po. Pero so far naman po, nakita ko naman pa, ngayon ma'am ay dumadami na yung supply ng niyog. Sabi po nila ay mga August pa daw makarecover talaga yung supply ng niyog this year. Yun po ang sabi ng mga coconut farmers. Opo. Sir, maaasahan ba natin na by August ipapaba po yung presyo ng virgin coconut oil dahil sa dumadami na ang supply ng coconut materials? Actually po ma'am, yung price po namin ay konting-konti lang yung increase namin kasi ayaw din namin mag-increase ng malaki. Okay lang na kami ang mabawasan para affordable din yung price namin sa market para mapapakinabangan naman po sa ano natin, sa mga kapwa Pilipino po. Opo. Eh, yun ang magandang balita. Oo. Yes. So, nakita ko kasi itong virgin coconut oil nyo, hindi na limit dun sa nakabote, no? May nakikita ko na product nyo na sabon.
Yes po. Kasi din kami po ma'am, nag-diversify kasi hindi lang siya for good for human intake, yung human consumption, pwede din po siya gagawing sabon, pwede din siya gagawing essential massage oil, hahaluan lang ng essential oils, ganun po. And then meron din kaming VCO menthol balm instead of using yung mineral oil as base oil nila, pwede pala yung virgin coconut oil as base oil to make balm or ointment. Ganun po. Anong amoy nun, sir? Meron kasi kaming amoy menthol, ma'am. Kasi nga, nilagyan namin ng menthol. So, maganda siya para malamig pag ma-apply mo. Para siyang Vicks. Wala na yung or... amoy na, na coconut. Menthol na. Kasi so, nilalagyan namin. Ano, sir? Nilalagyan din namin ng konting scent para yung amoy niya, yung scent, tsaka yung menthol na lang po. Opo. Kasi na-curious ako, baka pag nilagay natin sa humidifier, mag-amoy niyo. Ay. Parang, hindi siya pwede po sa humidifier. Okay. So, baka lang. Application lang kayo. Yes po. Opo. So, may nabasa tayo mga mouthwash. Yan, mouthwash, pwede ba ang virgin coconut oil sa mouthwash? Yung tawag po nila niyan, ma'am, sa abroad ay mouth pulling. Mouth pulling ang tawag nila nung as yung mouthwash natin. Ano po 'yan? Ginagamit po 'yan, ma'am, kasi po ay nakakaputi ng ngipin. Tapos pinupuksa niya yung mga bakterya sa bibig po natin, sa mouth natin. Ano 'yan, ma'am? Popular po 'yan sa Korea, sa Japan, yung mouth pulling using coconut virgin oil. Opo. Mouth as- Sir, saka moisturizer, tapos kanina nga nabanggit natin cooking oil na tinanong siya kung recommended mo, depende kung may budget. Pero itong moisturizer, pwede ba to sa atin? May virgin coconut oil lotion, mga ganon? Actually, ma'am, meron akong sinusupplyan sa Manila. Gumagawa siya ng lotion using virgin coconut oil. Ako naman ay hindi ko alam paano gagawin. Pero din ma'am, in the future siguro, meron din tayong makukuha na paano gagawin. Yung moisturizer po ma'am, pwede po siya as alternative sa lotion na directly you will moisturizer sa legs mo, sa arms, and sa elbows, ganun po. And then, you can also use that as alternative as sa makeup remover. Yeah. Pwede po yun. Instead of other chemicals na ginagamit, yun na lang po ang gagamitin. Gaganda pa yung balat mo pag gagamitin po. Opo. Nakwento ko nga yan kay Doc Cora, sir, isa nating co-host dito. Meron isang beauty queen na talaga ang skin niya ay sobrang tight. Hindi mo makikita na nagre-wrinkles at yung iba kasi nagpapabotox pa eh, di ba? Beauty queen na to, Pilipina to eh. Ang ginagamit niya daw, ang sikreto niya ay virgin coconut oil. Wow. Pero yung makeup remover niya. Kaya sabi ko, ay parang pwede. Tinatry ko yan ngayon. Bibigyan kita ng call, ma'am. Padalahan po kita. Ay, thank you, sir. Kasi, parang sir, diba? Ayan. Yan ang 1 liter. 1 liter yan. Yes po. 1 liter. Opo. Tapos, sir, kasi maganda nga po. Maganda ang virgin coconut oil. Talagang highly recommended na yan. Hindi lang ako, pero yung mga professional po natin. Nire-recommended. At isa pa po, itong mga parasol skin diseases ay pwede ding i-cure. Tama ba, sir? Yes. Actually, ma'am, ginagamit, instead na betadine yung ginagamit ko sa mga paso ko or na masusugatan ako, ma'am, virgin coconut oil po yung ina-apply ko kasi nakita ko siya
in just 2 to 3 days, maghihilom na po yung sugat kaagad. Oh. Kaya kadali na ano, na healer. Opo, siguro nga dahil doon sa ano, antibacterial na content na itong ating right. Virgin Network, no? Kaya mabilis din po siya makapag-heal ng mga sugat. Napakadami pong gamit ng virgin coconut oil. Yes. Insect bites po, ma'am. Kasama po yun. Pwede din. Opo. Kasi, sir, hindi naman po tatawagin ng coconut tree na tree of life kung wala lang, di ba? True. Right. Pero, sir, ito ang tanong ko sa'yo. Paano mo naman naisipan na simulan itong business na ito? Actually, Ma'am Amy, yung sabi ko kanina, it was pioneered by my father-in-law and then sa ano din, by God's grace, I was able to manage it well. Kaya nagiging ano, successful na din yung business po namin. And yun nga, nakita ko kasi yung product namin ay malaking potential na makatulong sa ibang tao. Hindi siya product lang na ordinary product na pwede mong event. Tapos after how many years ay wala na, masisira na. Ito kasi parang ano siya, lifetime business siya na parang wala pang replacement sa coconut, virgin coconut oil eh. Siguro pag may better nito, mawawala na yung virgin coconut oil sa industry. Pero sa ngayon po ay ano siya, malaki yung future niya na ano, lalaki po yung demand. Kaya opo, ito po yung napili ko na i-business din. Yes, sir. Sir, ilang years na po ang inyong business? Yung process po namin ngayon, ma'am, ay 2015 po kami nag-start, mga more or less mga 7 years na po yung technology namin na ginagamit, mga 7 years pa po, ma'am. Tsaka nagsesell din po kami ng virgin coconut oil machine. Oh. Yes. In fact, may napatayo na kami dito sa Quezon, dalawang factory. Iba-iba naman yung brand. Iba-iba po yung company. Oh. And then, meron din kami napatayo, dalawa sa Mindanao. And then, we are able to put up din sa ibang bansa. Sa ibang bansa, sa Samoa, sa I think yung isa ay nasa Papua New Guinea. Yun. Wow. Bali, ibig sabihin po, hindi na din tayo nagkalayo sa technology. Kasi sa pag-aalam ko, ma'am, yung talo tayo sa ano eh, sa Thailand in terms of processing yung technology. Yes. Pero hindi naman tayo nagpapahuli. Naghahabol din po tayo sa ano, para kasi pag hindi naman maganda yung machine natin ay bakit bibili pa yung ibang bansa sa atin dito galing. Ang galing lang sa inyo, sir, kasi machinery sa talaga yung ginagamit natin at madami tayong mga na pro-process sa maiksing oras o maiksing panahon, no? Kayang-kaya nating supplyan yung demand po. Nakakatuwa lang kasi saka parang ang laki po talaga ng advantage kung maka-machine. Yes. Pag may machine ka po, ma'am, mas madali yung work tsaka mas mabilis din yung ROI, return on investment. Opo. Ayan, sir, bago tayo magtapos, ano po yung encouragement niyo para sa ating mga kababayan na gusto din subukan ang business po ng Virgin Coconut Oil? Ano lang po, first is yung character mo talaga yung important na hindi ka kaagad susuko kasi wala namang business ngayon na ano lang, parang walk in the park, ika nga, wala namang easy-easy ngayon. You need to work hard for it para magsasuccessful din. Itong virgin coconut oil ay long-term business po ito. Kung sino mang interesado po na serious na magiging ano din, gusto din sila magka-own ng their own company na mag-process ng virgin coconut oil, ay pwede din nila i-contact nila po ako para ano din ang matulong ko po sa kanila. Willing naman po akong ano,
tumulong din sa ibang tao. Yun. Medyo, kasi gusto ko din na, ano, kasi medyo mahal nga yung isang set ng machine. Oo, pwede natin kung anong gusto nila mag-start. Gusto nila, ano lang, medyo maliit muna, tapos dahan-dahan. Lalaki, pwede naman po gawa namin sila ng ano po, marketing or ano, marketing strategy or ano po, processing strategy para naman makuha din natin yung puhunan po nila na ganun po. Ah, so sir, nag-guiding kayo? Parang nag-guiding kayo ng mga training sa ano dito sa ating mga kababayan na gusto pumasok dito pag-virgin coconut oil? Yes, ma'am. Parang transfer of technology yan, ma'am. Halimbawa, mag-order sila ng machine. Hindi porket nabenta na namin yung machine namin ay hihahayaan na namin. Hindi po, ma'am. Ang style po namin, ma'am, ay katulad ng dito sa Quezon, may bumili ng isang set ng machine. Parang sinasabi po nga namin, you can pay half of the amount and then half of the amount yung nagpa-process ka na. Yung process nyo po na virgin coconut oil, since wala pa kayong customer, kami na yung bibili. Yun. Oh! So ano? Maganda yung program nyo. Yes po, sinusuportahan po talaga namin sila until they can stand on their own feet na po. Ngayon, sikat na sikat. Ayun, na sila kailangan. Yes, yes po. Sir, sige nga, paano kayo kukontakin ng ating mga kababayan na gusto magsimula ng ganitong business? Yes po. You can email us kokopovco.com or you can message us in Facebook. You can just search Kokopo Coconut Products or you can contact me directly with my phone number 0917-315-6164. Yes po. Ayan. Sir Ryan, maraming salamat po and we hope na mas lumaki pa ang business at industriya ng virgin coconut oil dito sa ating bansa at hindi lang dito, pero hanggang sa buong mundo po ay maabot natin, lalo na po yung mga pineries nyo. Yes po, Ma'am Amy. Thank you din po sa Manila Times TV and to you din, Ma'am Amy, for the opportunity to be interviewed by this company po. Thank you so much. Thank you po. Thank you. Isa po kayong inspirasyon. Maraming salamat po. Salamat din po, Ma'am Amy. Ayan. Hanggang sa muli sa ating mga kababayan, baybayan niyo po kami. Ito po ah, agree ako dyan.